Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper. Nicole Hiala! Mula sa mahiwagang Burnay. Mahiwagang Burnay. Mahiwagang Burnay. Ang kwento. Bunso ako sa tatlong magkakapatid at puro babae kami. Strikto si tatay pero hindi siya war freak. Walang bisyo, malakas ang sense of humor at mapagmahal sa aming magkakapatid. Pero higit sa lahat, madiskarte sa buhay ang tatay namin. Ang nanay ko naman ay very supportive wife. Sinisigurado lagi ng mga magulang ko na may kakainin kami araw-araw kahit mahirap ang buhay namin noon. Meron kaming mga pananim na gulay at kung wala naman, sabaw ng kape o kaya asukal ay pwede na. Sama-sama naming hinarap lahat ng pagsubok at mga kalamidad na dumaan sa aming buhay. Taong 1994, nilusob namin ang malakas na bagyo para makalikas sa bahay ng lolo at lola ko. Ginawang kapote ni tatay ang malalaking sandbag at ipinasuot sa amin. Kumuha siya ng malalapad na dahon ng saging at gabi para maging payong namin. Basang-basa kami, pero ligtas naman kaming nakalikas. Habang nag-aaral sila ate sa elementary, ay sabay na nag-aaral ang nanay ko sa kolehiyo bilang guro. Maliit pa ako noon, at kapag walang nagbabantay sa akin, madalas nila akong isama sa eskwelahan. Kung hindi naman, sumasama ako sa tatay ko sa pagtatricycle niya. Bukod sa pamamasada ay pinasok din ni tatay ang pagtitinda. Si nanay naman habang nag-aaral ay naglalabada paminsan-minsan sa kapitbahay at naglalako din ng lutong ulam. Sa dami ng racket nila ay hindi pa rin maiwasan na kapusin kami sa panggastos. May mga pagkakataon na napag-aawayan talaga ang pera. Dahil sa pagtsatsaga nilang mag-asawa, ay nakagraduate si nanay at naging board passer pa. Nang magkaroon ng regular na trabaho si nanay, medyo nakaluwag-luwag na kami. Pinasok ni tatay ang pag-aalaga ng baboy para tuluyang masuportahan ang kolehiyo naming magkakapatid. Katabi lang ng bahay namin ang kulungan ng baboy, kaya kumakapit sa damit ang amoy nito. Minsan nga pag pumapasok ako sa school, tinutukso ako ng mga klase ko na mabaho. Ang sabi sa akin ni tatay ay ganito, pag sinabi ng mga klase mo na mabaho ka, ang sabihin mo, ganyan ang amoy ng pera. Dahil marami kamo tayong baboy na inaalagaan. Sinunod ko ang payo ni tatay at simula noon ay hindi na ako pinag-uusapan sa eskwelahan. Sa awa ng Diyos, nakatapos kaming magkakapatid sa pag-aaral. Ang isang ate ko ay sumunod sa yapak ng nanay ko bilang guro. Graduate naman ng criminology ang isa ko pang ate, at ako naman ay nakatapos ng BSIT. Sa kasalukuyan ay nagtatrabaho ako sa isang advertising company dito sa Dubai at malapit na ring ikasal. Mula sa pamilya na may dating mabahong bahay, ngayon ay napamanahan na kami ng mabangong pangalan nang maging titulado na ang bawat isa sa amin.
Ako po si Corazon Baleleng ng Padre Burgos, Quezon, isang tambalanista, at ito ang aking kwento. P.S. Simula pa nung high school ay nakikinig na ako sa tambalan. Palagi ko kayong kasama sa mga biyahe ko noong college. At hanggang ngayon na andito na ako sa Dubai, nagmamarathon pa din ako ng mga kwento nyo at halakhakan. Sana po ay magtagal pa ang inyong programa. Corazon! Oy, Corazon! Oy, Corazon! Napalakas yata yung sabi ko. Baka lang kasi, nabingi si Corazon. Baka lang kasi hindi na narinig. Corazon! Alam mo na. Bikinemen! Teka naman, Dubai! Isang, isang lechon lang dyan. Oh. Yung alaga niyong baboy dati, kung may alaga pa kayo ngayon, lechonin na natin. Ay, hindi pardo ako gold. Dubai. Gold? Ang daming baboy dito, no? Always your number one FM radio station. Love radio.